sa Carmen Chavo del Norte, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, ano mga klaseng tulong ang panawagan ng mga naapektuhan dyan, lalong-lalo na sa national government, Hernel? Kabayan, medyo gumaganda na ang panahon dito sa Davao Region pero hindi pa rin naiibsan ang pagtitiis ng mga binahang residente. Init sa umaga, lamig at ulan naman sa gabi ang tinitiis ng mga binahang residenteng nakatira sa mga tent sa Barangay Guadalupe sa Carmen, Davao del Norte. Nakadagdag sa sakripisyo ang kawalan ng kuryente. Problemado rin sila kung ano ang ilalagay sa kumakalam nilang sikmura. Wala silang pambili at bihira ang dumarating na relief goods. Para sa solo parent at senior citizen na si Benjamin Nicoleta, hindi sapat kung food packs lang ang kanilang natatanggap. Kahit konting tulong lang, bigas ang amin. Kahit na wala kaming ulam, yung bigas ko, 25 na kilo, basang-basa, wala din na makitlang atip. Sana konting tulong lang po, yun lang ang yan hinihingin namin sa inyo. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Carmen na ubos na noong nakarang buwan ang standby relief goods matapos ang matinding baha sa bayan. Pero lubos ang pasasalamat nila sa mga pribadong kumpanya at mga grupong nagpabot ng tulong. Paubos na rin ang calamity fund ng Davao del Norte province na noon pang Enero na gastos. Ang province is talagang in dire need talaga yung immediate need nila ay pagkain. Kasi yung naipamigay namin dahil nga sa napakaraming affected na population is ang kaya lang talaga for the meantime para ma-answer ang need ng pagkain. Good for 2 days. Ang ilang taga-Carmen, naghihintay pa rin sa tuluyang paghupa ng baha. Pero ang mga wala ng tubig sa bahay, sinimula na ang paglilinis gaya sa Barangay Tuganay. Labis ang panghihinayang ni Aling Minda na wala nang naisalbang mga gamit mula sa baha. Masakit sir, talagang masakit. Kaya lang wala tayong magawa dahil trahedya eh. Back to zero. Hindi namin alam kung kailan kami makakaahon. Kung bahala na sir, bahala na ang Diyos sa amin. Sa Davao de Oro, isinara na ang national highway na ito sa Barangay Sawangan sa bayan ng Mawab matapos magkabitak-bitak at tila niyanig ng lindol ang semento. Nakita namin na ito yung epekto sa bago lang lindol. Sumunod si Shareline. Yun, parang yung mga crack na ginawa ng lindol, napasokan ng tubig, kaya nabuntis, pumutok. Nangangailangan din ng dagdag na pondo ang Davao de Oro para sa relief assistance at tulong para sa agricultural at infrastructure rehabilitation. Sa mga nagtatanong kung okay na ba kami sa Davao de Oro, ang sagot ko ay hindi pa. Bumabangon pa kami mula sa dalawang sunod-sunod na pagbaha. Sa Davao Oriental, dumating sa Mati City ang mga food packs na binili ng provincial government. Pero may mga kalsada ang hindi madaanan na nakakaantala sa relief operation. Sa Butuan City, lumikas ang mahigit 1,000 pamilya matapos makaranas ng baha dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa Agusan River. Kabayan, batay sa datos mula sa Public Information Office at PDRMO, umakyat na sa 13 ang bilang ng mga namatay sa Davao de Oro habang 8 naman ang namatay sa baha at landslides sa Davao del Norte. Problema pa ngayon ng mga residente ang posibleng masamang panahon ngayong Miyerkules at Huwebes. Kabayan? Hernel, na-interview ko kanina ang isang opisyal ng DSWD at ang sinasabi nila ay patuloy ang pagpapadala nila ng mga tulong sa mga apektado ng baha dyan sa Davao Region. Wala ka bang nababalitaan dyan na merong tulong na dumating mula sa DSWD? Kabayan, natanong natin kahapon ang Municipal Information Officer ng Carmen at sinabi niya na nag-request na sila ng food packs sa DSWD Region 11 dahil wala na nga silang supply ng mga relief goods dahil naubos na nga noong nakaraang buwan. At nakausap din natin kanina ang empleyado mula sa DSWD 11 na patuloy ang kanilang pag-supply ng mga relief goods sa mga LGU. Ang problema kasi noong mga nagdaang araw ay binaha ang mga kalsada at nasira ang tulay. At ngayong araw lang dito sa
Barangay Guadalupe at sa Tuganay ay humupa na ang baha. So ngayon lang nakadaan ang ibang mga truck. So asahan daw na simula ngayong araw hanggang sa susunod na mga araw ay magdatingan na ang mas maraming mga relief goods. At ang problema naman ng mga LGU at ng Provincial Local Government Unit ay kulang na ang kanilang pondo dahil naubos na nga ang kanilang calamity fund. So nagre-request sila ngayon sa national government ng karagdagang pondo para sa relief goods ng mga binahang residente. Kabayan? Kasi Hernel, ang pinakamabilis na national government official ay yung mga politiko na nandyan sa Davao. Wala ka bang balita kung merong mga politiko na nagpadala na dyan ng tulong para sa mga apektado? Kabayan, kahapon ang alkalde ng bayan ng Carmen ay pumunta sa isang area dito dito sa Carmen at namahagi din siya ng mga relief goods. Ang sabi ng LGU sa atin na ang mga relief goods na ito daw ay galing pa sa mga donasyon ng mga pribadong kumpanya at mga organisasyon, at sa ngayon talaga ay ubusan na ang relief goods mula sa mga LGU. At ang DSWD naman, ang sinasabi nila ay nag-request na sila sa Manila at Cebu at papunta na rito sakay sa Navy ship itong mga relief goods. Kabayan? Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.